Hello guys, welcome back sa akin channel. So yung buhok ko, yung buhok pag ano, pag tumutubo pa lang. So pag dito ka sa Middle East, masanay ka na yung buhok mo laging nalalagas or maraming nalalagas kasi ganun talaga dito yung tubig nila. Masyadong ano, masyadong makemikal. Kaya ang daming nalalagas sa buhok natin. And yun, for today's video guys, kung pagdating daw ba dito sa bahay ni Amo, agad daw ba magtatrabaho? At kung yung trabaho mo is kung sino lang yung magsasabi, yung mga kasama mo daw ba? Or kung pagdating mo dito is ikaw lang yung mag-iisip kung ano yung mga gagawin mo. So, bilang mga first timer, syempre pagdating natin sa bahay ni Amo, diba? Kumbaga, mangangapa tayo kung ano yung mga gagawin natin. So, pagdating mo sa bahay ni Amo, pag nakita mo na may mga kasama ka sa bahay, may mga kasama kang Pinay or ibang lahi, syempre, di ba yung nagiging instinct natin is magtanong sa kanila or makipag-usap sa kanila, makipagpalagayan agad ng loob sa kanila. So, yung first instinct natin is magtanong sa kanila kung mabait ba si Amo, kung ilang member ba yung pamilya ni Amo, kung madami ba sila, kung mabait ba sila, kung masungit ba sila, and kung anong oras sila gumigising sa umaga. So, yun yung una nating itinatanong sa kanila. And pag dumating ka kahit anong oras pa yan, umaga, hapon, or gabi, hindi ka agad magtatrabaho. So, kinabukasan ka na mag-start ng trabaho mo. So, yung iba, pag dumating sa bahay ng amo, pinapapagsuot na agad nila ng uniform. Kasi sa mga stricto na bahay, lalo na sa mga ano na amo, kung yung kwarto nyo is nasa loob ng bahay, so hindi kayo pwedeng makita ng mga amo or ng mga bata nakapambahay or oo na nakapambahay na suot. Kasi once na kunyari may biglang inutos or walang choice kundi ikaw yung tawagin is hindi ka pwedeng lumabas ng ganun yung itsura mo. So kailangan naka-uniform ka pag lumabas. Pag mga gaya natin na mga bago pa lang sa bahay ni amo, wala pa tayong mga uniform na nakalaan, kapag wala pa kayo binigay na uniform yung mga amo mo, yung mga kasama mo yung nagbibigay ng mga pinaglumaan nila na uniform sa'yo para temporary na isuot mo. Kasi bibilhan ka din naman niya ni amo ng uniform habang dumadaan yung mga araw. Kung ganyan na may kasama ka sa bahay, sila yung magpapaliwanag sa'yo kung ano yung mga ginagawa nila sa umaga, kung anong oras sila gigising. Sila yung magsasabi sa'yo kung ano yung gagawin sa umaga, pagising mo, maglilinis ng sala, maglilinis ng kusina, pag wala si amo sa loob ng kwarto, maglilinis ng kwarto, ng banyo. So, sila yung magpapaliwanag sa'yo, sila yung magsasabi sa'yo kung paano gawin, kung paano gawing maglinis, kung paano gawin to, kung paano gawin yan. So, kung may hindi ka alam sa mga makina, tanong mo sa kanila kung paano gamitin para maiwasan natin na makasira ng gamit. And hindi naman masamang magtanong. So, okay lang yan na magtanong ka sa kanila kasi alam naman nila na first timer ka and hindi mo pa alam kung paano gamitin yung ibang mga gamit sa bahay. May mga iba namang trabaho sa bahay, lalo na sa mga amo, sa mga kwarto ng amo ninyo or yung mga pangangailangan ng amo ninyo na si amo yung personal na magsasabi sa inyo para alam din ninyo kung ano yung kailangan niya. Kasi minsan iba-iba yung ginagawa nyo sa bahay, iba-iba yung mga nakatoka na gawain ninyo, lalong-lalo na yung mga araw-araw na ginagamit ni amo ninyo. Or kung may ipapagawa si amo sa inyo na ikaw yung sasabihan, di ba? So at least alam mo na na pag ganitong araw kailangan niya ang gamit na ito or sa ganitong ganitong oras kailangan niya yung ganito. Kung may hindi ka naman naiintindihan sa inutos sa iyo ni amo, mas maganda or mas marapati na magtanong sa mga kasama ninyo kung paano ba ito gawin or kung ano ba yung sinasabi niya dahil hindi ko maintindihan. So mas maganda na magtanong ka sa kanila para sa susunod alam mo na and naintindihan mo na. Minsan naman kung mag-isa ka lang sa amo mo, hira lang yung mag-isa sa amo kasi yung mga ganong isa lang yung katulong is mga bago pa lang nakasal yung mga amo, karamihan sa mga ganon. Wala pa ko na ano na first timer na mag-isa lang sa bahay na marami ng alaga yung amo nila.
Yung mga ganitong mga katulong na nag-iisa lang sa bahay ni amo is yung mga ex-abroad na or yung mga bihasa na sa loob ng bahay, sa mga gawaing bahay. Dahil kung first timer ka pa lang and then mag-isa ka lang sa bahay tapos ang dami mong mga alaga, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo talaga sa loob ng bahay ng amo mo. Lalo na kung all around ka, ikaw yung maglilinis, magluluto, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. So, hindi sila kumukuha ng first timer kung madami silang mga bata. So, yung mostly na kumukuha ng first timer is yung mga bagong kasal. Or yung mga bago pa lang na nag-uumpisa pa lang magpamilya. So, yung isa lang yung anak, ganun. Basta yung hindi pa masyadong madami yung pamilya. So, kung mag-isa ka lang naman sa amo mo, so yun, kung mag-isa ka sa amo mo, si amo syempre yung magsasabi sa'yo kung ano yung mga gagawin mo. Kung anong oras kagigising sa umaga, kung anong gagawin mo pagising mo sa umaga. And syempre, pagising natin sa umaga, alam naman natin na kailangan tayong maglinis. So, yung uunahin yung linisin is yung sala, kasi pagising nila niyan, sa sala na yan sila magtatambay. So, pag wala na sila sa kwarto nila, pag nagsilabasa na yan sila, linisin nyo na yung kwarto ng mga amo ninyo. So, isa nang ginagawa ko, sala. Sa sala muna, and then pagkatapos ko sa sala, sa kusina, habang hindi pa gumigising yung mga amo, sa kusina na ako nyan, linisin ko na yan lahat-lahat para pagising nila, okay na, malinis na. And pag lumabas na sila, saka ako maglilinis ng kwarto nila. So, tuloy-tuloy na yan. So, pagkatapos ko maglinis ng mga kwarto nila, pahinga konti. Kung maiuuto sila, magtatawag na lang naman yan sila, tatawagin ka kung anong kailangan nila. And kung magutos yan sila, may papagawa, so ito, ganito gawin mo, ito, ganito gawin mo. So sunod-sunod na yan yung mga gagawin mo. So ang kailangan mo lang gawin is yung mag-time management ka. Kasi kung may labahan ka, may plansyahin ka, minsan nagkakasabay-sabay yan. So may ginagawa ka and then tatawagin ka ng amo mo dahil maiuuto sila. So, gawin mo yung mas kailangan, yung mas naunang kailanganin kaysa dun sa mga hindi naman talaga kailangan, like plantsahin, tupiin, labahin. So, kung araw-araw silang nagbibihes, so diba araw-araw ka magpapalansya. Magpapalansya talaga. Pero kung yung mga bedsheet lang naman na 2 times a month mong labhan, so hindi naman kailangan na agad-agad yung tapusin. So, mas una mong plaplansahin or lalabhan is yung mga damit nila. So, sa paglilinis naman, kung ano yung bakanting lugar, doon ka unang maglinis. So, pag wala na sa kwarto yung mga amo mo, saka mo na yun linisan. So, kung wala ka namang, kumbaga hindi mo alam gamitin yung mga bagay sa bahay ni amo, kung wala kang kasama, mas maganda na itanong mo kay amo kung paano yung gamitin or mag-research ka sa YouTube, manood ka ng YouTube, research mo siya kung paano gawin. Diba? Mas maganda yung nanonood ka para at least kahit paano may idea ka kung paano gawin. Pero kung hindi mo talaga alam, itanong mo sa amo mo kung paano gawin para makaiwas ka sa mga pangyayari na makasira tayo ng gamit ni amo. So, yun lang. And about naman sa uniform, kung mag-isa ka lang, syempre, si amo ang magpro-provide ng uniform mo. So, kung may mga kasama ka naman, minsan, pagdating mo pa lang, pinapapagsuot ka na ng uniform ng temporary na yung mga pinaglumaan ng kasama mo. So, okay lang na magsuot ng mga pinaglumaan kasi pang ano lang naman yun, uniform mo lang naman yun. And bibilhan ka din naman ni amo mo. So, okay lang magsuot ng mga pinaglumaan ng mga kasama natin kasi meron pa naman tayong panloob niyan eh. Meron pa tayong damit sa loob. Papatong lang naman natin yung uniform. So, okay lang yun. And meron din naman na pag dumating, okay lang na hindi muna mag-uniform. So, kinabukasan, saka ka na mag-uniform kasi saka ka na rin naman mag-start kinabukasan ng trabaho mo. Tanong mo sa mga kasama mo kung anong pwede mong maitulong, ano yung gagawin mo. Kailangan, ipakita mo na willing kang gawin kung ano yung iuutos nila, kung may papagawa din sila. Kasi, syempre, bilang mga kasama natin sa bahay, sila din yung nakakaalam kung ano yung mga dapat natin gawin. And hindi naman si amo lagi magsasabi sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi, syempre, yung mga amo, hindi natin yan sila lagi nakakasama. Kasi may mga trabaho din sila, or yung iba naman is nagkukulong sa kwarto, or yung iba naman is gumagala sa mga kapamilya nila. So,
ang lagi talaga natin kasama is yung mga kasama natin sa bahay, mga kapwa natin katulong. Kaya mas maganda na sa kanila ka rin magtatanong kung ano yung mga gagawin mo sa bahay ni amo. And kailangan mag-observe ka rin ng mga bagay na pwede mong gawin. So, tumingin-tingin ka din and mag-isip ka din ng mga gawain na pwede mong gawin sa loob ng bahay ni amo mo. Huwag ka lang mag-antay na sabihan ka na, uy, gawin mo to, uy, gawin mo yan. Kasi minsan, pag lagi kang inuutusan ng inuutusan, di ba, parang ano ka rin naman na lagi ka na lang inuutusan. So, mas maganda na, mas willing kang gawin kahit hindi inuutos sa'yo. Gawin mo na lang yun. Kung nakikita mo sa iba yung mga ginagawa nila, so next time, gawin mo din kung ano yung ginagawa ng mga kasama mo. So, yun lang guys. And maraming salamat sa inyo. And kung bago ka pa lang sa akin channel, please like, subscribe to my channel po. And please hit the notification down below para maging updated ka po sa mga iba ko pa pong ipopost. And maraming salamat. God bless us all po. And sa mga OFW, kapwa ko po OFW na nandito sa Middle East, Happy Eid Mubarak po. And God bless po sa atin lahat. Maasalama.